Sa napakalayong barangay ng Kanyelas sa bayan ng San Fernando, Masbate, magmumula ang kwento ng isang babaeng hinarap ang iba't ibang hamon ng buhay at nagsilbing mitya ng pagbabago, hindi lamang ng kanyang pamilya, pati na rin ng komunidad na kanyang kinabibilangan. Siya si Lizalinda Bona, may asawa at may anim na anak. Naging single mother sa apat na anak sa loob ng maraming taon. Siya ay kasal ng anim na taon kay Roger at nagkaroon ng dalawang anak. Dahil bata pa nang magkaroon ng pamilya, hindi siya pinapahawak ng pera ng kanyang asawa. Dahil sa magkaiba ng pinaniniwala ang relihiyon, madalas silang magkaroon ng pagtatalo. Naging mahirap ang kanilang pamumuhay. Hindi makahanap ng permanenteng trabaho ang kanyang asawa sapagkat palipat-lipat sila ng tirahan dahil sa pagsunod sa kanyang relihiyon. Nagdesisyon si Lisa na lisanin ang Mindanao at itaguyod mag-isa ang kanyang dalawang anak. Lahat ng pagsubok ay kanyang kinaya upang maitaguyod sa malinis na paraan ang kanyang mga anak. Pagsisipag, pagtsatsaga at pagtitipid ang pinagsama-sama niya upang makaraos lamang sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bumalik si Lisa sa bayan ng San Fernando at nakilala si David na kanyang naging live-in partner sa loob ng 3 taon. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Naging masalimuot ang buhay ni Lisa sa piling ni David. Dito niya naranasan ang iba't ibang uri ng pangaabuso, gaya ng pangaabusong pisikal, emosyonal, maging pinansyal. Hindi niya nagawang magsumbong dahil sa takot at dahil hindi pa sapat ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang mga karapatan. Dahil sa paulit-ulit pangaabuso, napagdesisyonan niya makipaghiwalay at itaguyod mag-isa ang kanyang 4 anak. Masama man ang tingin sa kanya ng kanyang mga kapitbahay dahil paiba-iba siya ng asawa. Pinaliwala niya lamang ito at nanatiling matatag para sa kanyang mga anak. Makalipas ang ilang taon, muli silang pinagtagpo ng kanyang dating kasintahan na si Ronnie. Ito ang tumulong sa kanya upang muling makaahon sa kanyang pagkadapa at hindi siya hinusgahan sa kabila ng kanyang nakaraan. Sila ay nagsama pinayayaan ng 2 pang anak. Napabilang ang kanilang pamilya sa Pantawid Pamilya, Pilipino. Noong una, akala niya tulong pinansyal ang mga. Ngunit nang matagal, pinago nito ang kanyang buhay. Ang buhay ng kanyang pamilya at ang komunidad ng kanyang kinabibilangan. Nang magsimula ang Pantawid Pamilya, hindi niya sukat akalain na siya ang simula na siya ay natauhan at biglang napagtanto na may obligasyon siya hindi lang sa kanyang sarili, hindi pa din na rin sa kanyang pamilya. Habang tumatagal, ay lalo niyang nararamdaman ang kagustuhan at tumulong sa komunidad. Hindi niya namamalayan, siya ay unti-unti nang nakakatulong sa kanyang mga kapitbahay. Nangunguna na sa mga gawaing pang-pangalan.
dati, kilala ako bilang isang Lizalinda Bona na paiba-ibang asawa. Ngayon, ako na si Lizalinda Bona na isang parent leader na maaasahan, may determinasyon, may prinsipyo, umitid sa lahat ng gawain, at higit sa lahat, flexible. Hanggang sa pagtanda ko, dadahin ko itong pagkatao. May pamamana ko ito sa aking mga anak at ako. Ito ang nagawa ng Pantawid Pamilya ng Pilipino program sa akin. Ang pagiging Amazona ay hindi lamang nakikita sa pisikal na pakikipaglaban. Ito ay makikita rin sa pakikipaglaban mo sa iyong sariling takot at pakikipaglaban sa paghuhusga ng iba, pagtanggap sa masalimuot na nakaraan, pagyakap sa mga pagbabago ng kasalukuyan, at paghahanda sa mga darating panghamon